na talagang aabangan natin, masusukat ang labanan ng junglers. This is a Ling against a Fanny. Zyda versus Carl Teezy. Sobrang excited daw makita ito, Burrito. Based on the draft, sa tingin mo, ano ba yung mga pwede maging differences nitong dalawang teams na to? Sino sa team mo yung medyo may konting kalamangan? Actually, nasagot nila in a way, no? Yung control para dito sa side ng Echo Proud doon sa isang Fanny kasi kumuha sila ng Ruby. Pero kung titingnan mo rin kasi may lockdown ang kabilang panig dito eh, or ang Echo Loud, no? Andun yung isang Akai. Pero para sa akin, mas gusto ko yung surprise hero dito na meron ang Echo Loud. Carl Teezy with the Fanny, malamang sa malamang pasabog, ay papakita nito sa early stage. And this time, Echo Loud and Echo Proud ang magbabakbaka na. Zyda with a Killing Spree emblem while Festival of Blood ang gamit ni Carl Teezy. Sobrang ibang-iba to dahil nag-jungle emblem yung dalawa kanin. Actually, parang si Carl Teezy kasi minsan nagja-jungle emblem pa siya. Diba, nakikita natin yung thumbs niya kanina sa mga earlier games. Yung hindi dito sa series na to. Pero now, knowing na si Zyda and si Carl Teezy yung mag-face off. Uy! Early first blood! Uy! Bumisita agad si Yawi. Naku, may giggle kay Trimar. May giggle kay Trimar. Ayaw nila bigyan ng pagkakataon si Trimar na makakuha ng space. May cutting of minions na nga na ginagawa sila doon sa may top lane. And si Sanji naman ngayon, tamang trabaho lang. Clear-clear lang siya ng minions. And ang gusto lang niya man niyang gawin dito, eh magkaroon ng magandang buhay sa gitna. Pero sabi ng mga members dito ng Echo Proud, Yawi, hindi ka pwede rito. Lumayo ka muna. Balis ka muna. Papalipasin mo muna. Hanggang sa mag-level 4 kami. Oh, bigyan mo naman kasi, uy, grabe si Sanji, oh. Dumudouble na cup doon sa mid. Uy. So, alam natin yung dulas na meron yung Echo Loud. Imagine a Julian and a Fanny. Paano mo huhulihin yun? With just a Ruby, parang 10 hits ka sa crowd control. Tapos si Trimar na naman yung bibigyan. Early gang talaga. Pinapakita ng Echo Loud dito na paborito nila si Trimar. Si Trimar ang bunot for today's video, sabi ng Echo Loud. Nako, may pause na binigay or kinuha dito ang Echo Loud. And tingnan natin na kasi may konting kalamangan kagad sila nakuha doon. Of course, maganda yung pagkakahuli at na-maximize na nilang energy shield sa may top lane at pwede pa nga nila mabasag kasi buhay pa yung catapult. So kung mababasag ito at makukumpleto yung naging play na ginawa rito ng Echo Loud, eh may malaking kalamangan. Malalim na yung tatawirin kagad dito ng Echo Proud. Especially itong si Trimar, mahirap ito para sa kanya. Kailangan na ng backup, kailangan ng tulong na manggagaling kay Curtin Z, kailangan ng tulong na manggagaling kay JP Rito, kailangan niyang alalayan yung kanilang XP laner. Kasi kapag may lane na nabully ang Echo Loud, alam natin, Carl Teezy, Sanji, Yawi, gustong-gusto nila yung mga gandong klaseng galawan eh. Alam na nila ako paano sasagutin eh, pero nakita ko naman, nag-status na naman si Echo eh. Parang sasabog na raw yung bootcamp nila. Parang sasabog na raw. Sobrang ingay siguro yun. Imaginin mo, yung dalawang magkalaban dito sa IESF qualifiers, parang pwede mong sabihin magkabilang kwarto lang o magkabilang parte lang ng bahay. Kunwari, yung isa nandun sa kabilang kwarto, yung isa nasa sala. So talaga maingay. Pwede kayo magsigawan, di ba? Magsisigawan kayo, pwede kayo mag-celebrate doon sa mga kills for sure. Itong gank na ginawa nila, Hula ko lang Burrito ha, yung gank na ginawa nila Carl Teezy at pato doon sumigaw dahil napatay din na si Trimar. Oo, malamang sa malamang na masaya din nila way, no? Yung mga ganong klase, no? May mga celebration pero yung maasyado pang maaga para mag-celebrate para sa Echo Loud. Kailangan mo na maging malinis itong first 5 minutes nila. Doon nila masasabi na makukuha na namin itong laban na to. Echo Loud ngayon with that turtle buff, meron silang kits na magma-assim with that extra shield. And itong Carl Teezy na to, wala pa siyang nakukuhang kills, yes, pero yung presensya niya doon sa mga nagiging initiation kanina, masasabi natin na maganda tulog ng batang to. Oo, maganda tulog. Mahaba-haba ata ang pahinga. Tapos, naman ata sila sa may bandang ibaba. Chef Benny ata, pwede lang kunin. Uy, the knock-up!
napababa bigla si Zaidan, natinik. Alam mo, burrito yung mga dingding na mayroong mga ano, pasag na bote na nilalagay. Ganun nangyari kay Zaidan. Tingnan mo ha, mamaya uulitin yun ni ano ni Sanji. 'Di ba? Yung ano sa Pilipinas, hindi tayo nagba-barbwire, eh. Classic Pinoy style. Lalagyan natin yung bakod nating sementado doon sa taas ng mga bubog. Mas masakit yun eh. Hiwa-hiwa ka talaga doon. Eh pag barbwire, sabit-sabit ka lang. Eh pag ano, hiwa ka lang. Kaya yun yung nangyari. Nakita ko lang. Nalaglag si Zayda. Sabit ni Zayda, aray, may bubog. Masakit. May bubog pero mabubog-bog. Si JP dito sa may bandang ibaba, pinag-normal hits ni Chef Benny sabay bitaw ng kanyang torn apart memory. Kasi sabi nga niya, baka nga naman makatakas pa itong si JP. Ngayon, andon yung Barrett's Rage. Kaya lang may pagdamba. And si Outplay dito, namimilipid sa sakit. Maganda yung pagkot dito ng side ng Echo. May flicker pa nga na ibibitaw si Sanji. Grabe yung pressure na ibinibigay ng Echo Loud against Echo Proud. Mabubog ni Sanji ang susi upang mapauwi itong si Outplayed, at napilitan nga siya na maglakad pa ng bahagya bago tuluyang makauwi. Ngayon, kukuha na ata ng Turtle itong Echo Loud, pero hindi pa pahit si Zayda, hindi siya kukontest. So retrihan, malalala naman ang mangyayari. Sanford dito, ginugulo lang siya. Meron pala call na dala-dala. Streamer dito, nagbibigay din ng vision. So alam ni Zayda kung kailan siya papasok. Pero nag-design na lang si Zayda na kulit nyo, huwag na nga. Andyan na naman yung bubog ni Sanji eh. Delix ako dyan. Uy, pero si Carl TC dito, mahabol. Andun yung cutthroat. Napilitan, bitawan yung Tempest of Blade. And may idea dito, ang Echo Loud actually, no? Pwede nila i-go itong si Zayda. Pero ang sabi ng kanilang team, kalbahan natin. Kuha muna tayo ng resources. Bigyan natin ng space muna itong ating gold lane. And yun, yung maganda pinapakita ngayon ng Echo Loud. Pero nandito si Carl. Grabe yung sipag na itong batang to. Tuloy-tuloy sa cable. And this time, babasagin na nila yung torre sa may bandang ibaba. Ooh, dawning light coming in from Curtain Z. Ang ganda ng pasok niya, pero ngayon, papalo na naman si JP. Nabasagan sila ng torre, pero nakuha sila ng trade. Echo Proud securing that kill. Sobrang importante nun para sa kanila. Dahil kailangan na kailangan nila ma-level out itong lead na nasi-secure na kaagad sa early game pa lang ng Echo Loud. At ngayon, RCZ. Pinaparamdam niya sa iba't ibang panig ngayon ng buong mapa, no? Kanina galing siya sa taas, pumunta sa baba, ngayon sa gitna. Ito yung advantage actually, no? Na meron kang mobility type na hero. Yun din naman ang mechanics technically ni Zayda. Pero sa ngayon kasi, sa ginagawa ring activeness ng mga supporting cast dito ng Echo Loud, si Yawi, si Sanji, hindi nila pinagpapahinga ang Echo Pro dito eh. Oo, lagi talaga nandito sila sa may bandang gilid. Kaso si Yawi dito, biglang may pag-ipit. Curtain Z, nagulat siya na mauhuli siya ni Yawi habang si JP din yung mapapatumba. So now, Echo Loud has the advantage to try and secure this turret on the bottom side. 6 minutes in pa lang, pero halos makalbo na ang mga torre dito sa may bandang tumaba mula sa Echo Proud. Pero si Sanford dito papalagbang, nais niya talagang bigyan ng pressure dito si Trimar. Hirap na rin si Trimar dahil doon sa early push na ginawa ng Echo Loud kanina eh. Parang masikip na yung laning base niya. Nako, ramdam talaga nila. This is the last turtle, I believe, ng ating game. At lahat ng turtle ay na-secure ng Echo Loud. Gayon doon sa may top lane naman, may pag-hook. Meron ding I'm offended and don't run. Ngayon, tapak lang ng Cyclone. Ay, itong si Salford. Pero four members ang mamahabol sa kanya. Tinuhog na ni Zayda. Tempest of Blade ikakasa, pero doon si Yawi para ipitin si JP. Saan ka pupunta JP? Nandito rin si Carl. 5% na lang yung natirang buhay dito kay Zayda. Nandun pa rin si Carl TZ. Pero ang tatapos ng naging kalat na yun, walang iba kundi itong si Chef Benny. Talaga naman pag chef eh, mahilig talaga yung mga tira-tira. Nagagawa niya pa ng bagong mga ano yan eh. Kumbaga yung mga tirang ingredients na hindi nagamit sa unang luto, makaagawa pa siya ng bagong dish na masarap din. So parang ganun ang ginagawa ngayon ni Chef Benny. Lahat talaga nakukuha niya. And objective wise, nakabasag talaga sila ng torre. Ayun, may isipin mo yung swap na naman nila ng laning.
ni Sanford na, okay, nabasag na namin dalawang Torres sa baba, swap na ulit tayo, ayan. Diba? Inhibitor turrets lang natitira sa side lanes. Yung mid lane na lang yung next target natin. Habang ngayon, yung Echo Loud, mag-aabang lang naman yung next spawn ng Lord. Let's see kung mag-overextend pa nga ba ang Echo Proud at papalag sila sa mga teamfights. Since lugi talaga sila eh. Tapos nakita pa dito si Zyda. Abutan niya ba? Tempest of Blades Patras ang kanyang gagawin. Si Carl PZ sobrang top. Grabe yung mga unlikable na ginagawa. Kaso nga lang, naipit si Dal JP dito. Huling-huli pa. May torn apart memory pair na conceal play. Ang ganda ng save ni Curtain Z na hindi na nagawang habulin pa si JP. Grabe yung chemistry ng dalawang team. Sobrang dikit nito, Burrito. Dikit na dikit. Pero may kalamangan talaga, obviously, no? In terms of kill score, rotation, and yung execution, ang side ng Echo Loud. Nakuha nila yung tatlong turtle. Malaki advantage yun. Again, para dito kay Carl, easy. Yung Lord, sinisimulan na nila boxing out itong apat na members, actually, ng Echo Proud. Ngayon, sabayan ang magkabilang panay, Yawi versus Two. Si Sanford dito absorbing the damage kasama ng Coterant. Yung Lord ay na-secure uncontested din ang side ng Echo at inagawan pa nila ng purple buff itong si Zyda. Nako, si Zyda ngayon nahihirapan sa linya. Mukhang nasugatan siya dun kanina sa pag-akyat niya dun sa dingding na may bubog. Si Sanji kasi alam na alam kung paano sagutin eh. Now that Echo Loud has the Lord, pwede nilang i-freeze yung minions ng bahagya. Basagin lang muna yung mid lane turret, tapos pagsabay-sabay nila yung pag-flow ng minions sa top lane, mid lane, and bottom lane. Si Trimar dito nang lalambot mula doon sa damage na dinideal ng Echo Loud, pero hindi pa huli ang lahat upang bumawi ang Echo Proud. They have outplayed na meron din namang insane amount of damage later on pag meron na siyang mga items. Lalo-lalo na pag naka-shotgun siya, tapos dumikit si Carl TZ sa kanya, nag-attempt ng unlikables, tapos cutthroat. Kayang-kaya niyang patumbay ng shotgun eh. Tingnan na lang natin kung paano niya gagawin. Ngayon, eto na yung Lord. Papasok na sa may bandang itaas. Ngayon si Yawi. Nasasaktan. 10% yung buhay niya. Pero si Outplayed, hindi na binagyan ng pagkakataong makasuntok at makabaril. Cart easy mo. Maalam din the process. Ngayon si JP naman. Torn apart memory. Dalawa ang bagsak para sa Echo. Tuloy-tuloy pa rin sila. Iba-iba yung mga bakbakan doon sa may pataas. Meron din dito sa may bandang gitna. Dalawa laban sa isa. Echo Loud, obviously, ang lumabang doon. Na-capitalize nila yung Lord. Basag yung Tori doon sa may bandang itaas. At ngayon, Echo Loud aatras muna. Wala si Carl dito. So, reset ang itatawag ng kanilang team. Kalat-kalat ang nangyayaring labanan. Habang si Sanford ay mag-a-attempt pang i-delay yung pagkuha ng purple buff dito ni Zyda, pero successful siya sa kanyang plano. Retry has been used. So Echo Proud ngayon again. Kailangang dumipensa talaga. Kailangan nila magkapit busy dito. Burrito, Echo Loud. Meron silang mga pag-overextend na nangyari kanina. Kaya nga naman si Carl TZ dito napatumba ni Zyda. Tapos si Yawi, sobrang committed niya. Kung titingnan natin, sobrang committed niya na every time na nag-heavy spin siya, meron talagang natatranslate na kill. Lagi niyang natatransition to na parang hindi ako mag-heavy spin nang wala lang. Lahat ng heavy spin ko, dapat na makuha kaming kill. Kung hindi man kill, napapaluin yung mga members. So, Yawi is doing a great job. Tapos, yung follow-up ng teammates niya, sakto din. The follow-up, the execution, Echo Proud, malaki pa rin naman talaga yung chance. Napag-usapan natin to kanina. Outplayed yung role niya dito as the damage dealer. Kailangan niya nang ipakita. Curtain Z as well. Yung map presence ay nandun na rin naman. Actually, nararamdaman na yung kanyang mga Mystic Field and Dawning Light rito. Ngayon, yung pader na may bubog, iniiwasan na ni Cartiz ito. Ang sabi niya, pwede naman tayong gumalaw kahit hindi dumikit diyan sa may mga bubog na, I mean, ni Zyda, no? Pwede naman tayong gumalaw kahit wala doon sa mga bubog na yan. Pero kasi ang sabi ni Carti dito, uy! Mamaya na dahil yung Lord ay kukunin namin at nahuli na nga rin nila si Trimar doon sa may gubat. Sura ko doon. So, nagsigawa na naman yung Echo Loud doon. Kasi unexpected kill yun eh. Kung tutusin lang eh. Binawasan lang siya ng konti ni Sanford tapos sumilip lang si Carl eh. Tapos sabi niya, try natin, iisipin mo, itong Uranus, sobrang kunat na hero niya, na regen kong regen talaga. Pero grabe na yung burst damage na meron si Carl TZ.
na kayang-kaya niya na agad ubusin yung HP ng hindi pa paunti-unti. Talagang isang latagan na lang, kaya niya talagang umuha. So now, may Lord sila. Paano na gagamitin to? Inhibitor turret na lang sa gitna at sa baba ang natitira sa Echo Proud. Sama-sama na sila dito. Ito na nga ba ang call? Dedepensa ang Echo Proud? Let's see kung i-risk ng Echo Loud na pumasok dito at maging reckless. Maganda yung pinapakita ng depensa ngayon ng Echo Proud, pero papasok na Sanford Clay. Pero nandun yung Dawning Light para ma-shoo away lang ang mga members ng Echo. Masasabi natin na maganda ang simula dito ng Proud. Pero dito yung pagpasok ni Yawi with Heavy Spin. Nandun na rin yung mga Cable Plays. Wala kay Curl Card Easy. Pero si Yawi ay critical. Bagsak dito mula kay Trimar. Ngayon, wala na si Yawi. Wala yung setup dito mula sa Echo Loud. Masasabi natin na magandang depensa, pero ang importante para sa Echo Loud ngayon, nabasag natin yung gitna tore. Yun lang talaga ang goal nila, kaya nga binitawan dito yung heavy spin ni Yawi sa gitna para mapalayo yung mga miyembro. Siya yung naging sacrifice doon upang magtagumpay sila. But now, unti-unting nagkakaroon ng confidence yung Echo Proud na umangat. Since nakakuha sila ng kills doon, nakakapag-ipon na rin sila ng gold. So maya-maya, aabot na tayo sa point na yung naipundar ng Echo Loud ay hindi na magmamatter since makakakuha na rin ng mga items itong Echo Proud. Imagine the damage of outplayed mamaya pag naka-full item lock na. Yung sniper shots niya, yung shotgun niya, hindi biro yun. Mm-hmm. At saka naka-ano rin siya dito eh, naka-weapon mastery rin siya dito. So alam natin na ma-amplify yung damage ng mga items na meron siya. Ngayon, Chef Benny, maganda rin kasi yung naging simula eh. No? Early stage pa lang, nakakuha na siya ng kill at ngayon 4-0-1 yung kanyang ADA. Kompleto na rin siya sa damage dito. Yung Ricardo na kanina ay hinahanap niya ay kompleto na. So execution na lang, isasalang na lang ito sa walk or sa kawali na meron siya ngayon. And this time, 10 seconds bago mabuhay yung Lord. Ano ang magiging action plan dito ng Echo Proud? Pwede nila tong i-contest dahil medyo delikado, pero kaya pa rin naman nilang depensahan knowing that they have curtain save with the Savior. Maganda rin ang clear wave nila since andyan si Outplayed. Pero ang mas maganda ay kumunta sila tapos makakuha sila ng pick off muna eh. Or kung mabigay man yung Lord sa Echo Loud, at least man lang may mabawasan silang hero sa kabila para mabawasan yung chances na makuha. Pero nice attempt coming in from Curtain C. Hindi lang siya magiging successful sa kanyang Dawning Light. So now, Yawi, aabante. Pwede siyang umipit dito. Chef Benny din. May follow-up if ever man na i-force to ni Yawi. Diyan na si Sanford. Sama-sama na sila. Pero ayun na nga yung flicker play. Kaso walang maiipit si Yawi dito. So wala siyang gagamitin na heavy spin. If gusto niya maghiwas, wala yung mga members ng Echo Proud. Okay, papasok na Sanford. Ang ganda ng hugot dito. With that I'm offended play. Ngayon si Sanford ay wala na rin. Buhay pa yung Luminous na Lord. Yan yung kailangan nilang alalahanin ngayon. Kaya lang andito ni Cable Play mula dito ay Core Easy. Hinahabol siya ng drone members mula sa Echo Proud. Ngayon aatras sila. Magandang depensa na naman ipinakita dito ng Echo Proud. Hindi nakakuha ng inhibitor turret. Yung huling inhibitor turret na natitira sa side ng Echo Proud ay hindi panabasag ng Echo Loud. It's just because of that hook coming in from JP na agad nila napatumba si Sanford. So kulang na yung Echo Loud. Yun yung sinasabi ko kaninang dapat makakuha muna sila ng pick-off bago mag-push yung Echo Loud. Kasi malulugi sila sa 5v5 plus the Lord eh. So yung Echo Loud ngayon, kailangan nilang mag-ingat sa mga ganung place na hindi sila pwede mag-overextend sa masta. Yawi dito, uliyan si DJP. May immortality pa to, pero nais na lang bigyan. Enough ka ba yung damage lang? Kaso nga lang may follow-up damage. Mahuli si Carl D. Uy! Dawning Light coming in from Curtain D. Kaso nga lang makakabawi dito, JP is down. That is a 1-for-1 trade, pero tanke palit sa jungler ang nangyari. Tingnan natin, dahil yung Echo Proud hindi pa rin bumibitaw sa laban na to, Burrito. Hindi pa rin sila bumibitaw. Nasasabi natin na may kalakmangan ang Echo Proud. Wala yung jungler ng Echo Loud dito. So malaya muna si Zyda. Kukuha muna siya ng kanyang mga resources. And of course, ang target lang naman talaga ng Echo Proud dito. I-shot doon muna si Carl. Makahinga ng bahagya. Matulak yung mga minions.
Pero again, echo loud. Hindi lang umiikot kay Carl yung kanilang composition. Andyan si Sanji, andyan si Yawi. Yung setup ni Yawi, sabihin na natin na merong mga setup siya, yung mga flicker na ba-burn, pero hindi super na-utilize yung heavy spin. Pero may mga points din doon sa mga initiations din na ginagawa niya, na nakakahuli siya ng mga right targets. Si Curtain Z, ilang beses niya na nahuli, same with Outplayed. And kung itutuloy-tuloy niya to, lalo na dito sa Lord Battle na to, magiging mahirap para sa Echo Proud i-contest ito. Mahirap talaga, pero kayang-kaya as long as makakuha na naman sila ng another pick-off. Kasi yung combo na ginagawa ng Echo Proud Burrito, yung Outplayed Sniper tapos Dawning Light ni Curtain Z, ang laki ng damage eh. Enough yung dalawang ultimate na yun para makakuha ng pick-off, lalo-lalo na pag ang tinamaan dito, di Chef Benny, Sanji, or Carl TZ, yung malalambot na heroes. So, if ever man na makakuha sila ng ganung klaseng kill, or yung surprise pick-off, kayang-kaya. Ito na yung conceal play, may cyclone na maapakan, medyo malaki-laki pa ang buhay ng Lord. So, pwede muna sila mag-back away. Medyo chill muna ang Echo Proud. Kaso nga lang may another conceal play coming from Echo Loud. Sila naman na ngayon. Babawi naman sila. Si Sanji na pasobra. Dalawa ang makakatapat. Mukhang mapapatras na siya. Flicker ang gagamitin. Pero meron siyang Winter Truncheon upang mabuhay. Kaso nga lang si Carl TZ ipapasukin na yung backline. Si Curtain Z ang nais ang bigyan. Ang design dito at tutumba na rin. Kasama si JP. Ngayon, tatlo ang wala sa side ng Echo Proud. Si Trimar na lang mag-isa. Tinahabol na siya. Hindi na makakaligtas pa. Curtain Z is the only man alive from Echo Proud. Habang sa Echo Loud naman, tatlo pa. Nakakuha pa na kill si Curtain Z. On to Sanford. Sobrang crucial nun. Sobrang crucial nga talaga. Wala si Sanford. Pero ang problema, mataas pa yung death timer dito ng Echo Proud ngayon. Papasukin nila under the turret. At nandoon yung pagta-tower lock ng mga miyembro dito ng Loud. At sila yung mag-a-advance sa ating next round. Victory! Curtain Z hindi bumitaw hanggang sa huli yung kanyang savior, pero matagal-tagal pa ang kailangan hintayin para doon sa death timers. Echo Loud secures the win and will go up against Maharlika Esports sa ating semi-finals. So, one win away na lang, Burrito, itong four remaining teams natin upang umabot doon sa combine natin na mangyayari. Yung selection para sa ating IESF EWCPH representatives. As of the moment, ang four teams na nasa semifinals ay Blacklist International, Euphoria Esports, Echo Loud, at Maharlika Esports. So, ang maglalaban, mamaya, malamang mapapanood natin to, Blacklist International versus Euphoria Esports. While magsasabay yon, itong Echo Loud, ang makakalaban nila ay Maharlika Esports. Blacklist International versus Euphoria, isa to sa mga teams din na pausbong at nagiging maingay na rin yung pangalan. For sure, mainit ang magiging laban kasi hindi rin naman biro yung dinaanan ng Euphoria. Nilabanan nila yung GE Sports Pro na nagpakitang gilas din for our day number 2, Game Lab Alpha, and for sure, ready sila. Pero tingnan natin ang ating post stats kung ano nga ba ang meron sa ating magkabilang team. Nakita natin na sobrang naging dikit man ng gitna nung nangyari, even sa late game, na pumapalag na nga dito ang Echo Proud. It's just that si Outplayed lagi, siya yung tina-target dito nila, Carl TZ, nila Sanji. At daming backline entry, talaga na lagi siya naaabutan, hindi siya nakapag-position ng maayos. Even with the Wind of Nature, lagi sila nagsastruggle. But si Carl TZ, nung huli, si Curtain Z, alam niya yun yung nagiging threat. Kaya naman, lagi niya itong binabawasan. Kahit hindi niya makill, enough na yung pagbawas niya para pauwiin ito. At ang nagagamit na lang ni Curtain Z ay yung kanyang Dawning Light.